And good morning mga Brad. Bali meron tayong customer na taga Valenzuela. Ano pangalan mo, Brad? Alan. Tokayo ko pala to, Alan din pangalan. Bali pinaalala mo niya to kanina pagdating ko rito na nandito na siya. Ngayon naging sira nito, error 1. Sabi ng kasa sa kanya, palitan daw ng harness. Kaya wala pang budget si brother kaya sa atin nagpunta para i-repair yung harness niya. Kasi totoo naman yung sinabi ng kasa na harness ang may diferensya. Kaso lang wala pa siyang budget kaya sa atin pumunta para i-repair lang natin. Siyempre mas mura pag kayong repair kumpara dun sa bago. Kaya nung binuksan natin, ayan, nakita nyo yung pinaka harness niya, may mga sunog na nag-ubindo yung wire. Yung problema na kasi nito, na-istakan siya ng tubig. Kaya nagkaroon ng umido yung pinaka-wire niya, nasira. Kasi nung inalis ko yung pinaka-balot nito, kitang-kita yung umido sa mga wire niya. Indikasyon na nagkaroon ng sunog o may putol sa loob. Yun yung tetracing natin, hanapin natin. Alisin natin yung error 1. Ngayon gusto ko na rin alerto yung ibang mekaniko. Kung titignan nyo, kasi experience ko na to dito sa shop, hindi lang sa Gravis, Aerox, NMAX. Ganito kasi ang balot ni Yamaha, goma siya. Ngayon goma, dito sa lugar natin, binabaha. Madalas malusong yung motor mo sa baha. Ngayon nai-stack yung tubig rito. Kaya nangyayari, pag nai-stackan ng tubig yung wire, ayan nangyayari. Lalo na yung wire ng charging, nagiinit yan. Ngayon pagka merong tubig sa loob niyan, medyo kukulo o iinit siya. Maapektuhan yung mga maliliit na wire, katulad din nangyari dito. Kaya dito sa shop namin, dito sa Scooter Attack, pinapalitan na namin to ng heat resistant tape. Yung para siyang tela. Yun yung binabalot namin dito. Para na sa ganun, kahit malusong ulisi sa tubig, di na siya maapektuhan. Mga Brad, bali, naayos na natin yung wiring niya. Ito yung sinasabi natin na naka heat resistant tape siya. Nung kalam siyang tela. Hindi katulad nung nakalagay na goma. Ayan. Ngayon, tetestingin na natin. Tapos inayos ko na rin pala yung nito, MDL niya. Kasi kung di natin ayos yung MDL, medyo magulo kasi yung pagkaka-install ng MDL niya. Kaya sinaperate na rin natin yung MDL niya. Ayan. Hinarness na rin natin na nakadirekta siya sa battery. Ayan, naka-tube yan. Nakadirect at may fuse. Detesting na natin. Ito yung deal niya. Pinalitan na rin natin yung pinaka tri switch niya. Ayun, all goods na siya. Ito yung mga lumang wire niya. Tapos yung sa harness niya. Repair na natin. Di lang sa Gravis nangyayari to, no? Maski sa Aerox NMAX. Ilan na yung nagawa namin sa na Aerox at NMAX na ganito rin lang naging problema. Nabasa, tapos na ipunan ng tubig rito sa loob. Kaya nagkaroon ng problema.